Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa banal na puso ni Jesus. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, ikaw ang nagsabi, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Masdan mo kong nakaluhod sa iyong paanan, puno ng buhay na pananampalataya at pag-asa sa mga pangako ng iyong banal na puso na namutawi sa iyong banal na mga labi. Buong pagsusumamong inihiling ko. Kanino pa ako dudulog kung hindi sa'yo? Ang puso mo'y bukal ng mga biyaya at pagpapala. San ko pa hahanapin kung hindi sa iyong puso ang kayamanan at kagandahang loob mo at awa? San pa ako kakatok kung hindi sa pinto na do'y ipinagkakaloob ng Diyos sa amin ang kanyang sarili at nakalalapit kami doon sa kanya? Ako'y dumudulog sa iyo, o puso ni Jesus. Sa iyo ko nakatatagpo ng ginhawa kapag nahihirapan, ng sanggalang kapag inuusig, ng lakas kapag nabibigatan sa mga pagsubok, at liwanag kapag nag-aalinlangan at nadidimlan sa buhay. Mahal kong Jesus, buong puso kong nananalig na ipagkakalob mong aking inihiling, kahit ito'y mga ilangan ng kababalagan, naisip mo lamang at makakamit kong aking idinadalangin. Inaamin kong hindi ako karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan upang ang loob ko ay manghina. Hindi mo kailanman tinatanggihan ang isang pusong nagtitika. Nagmamakaawa ko sa iyo. Lingapin mo ko ng mga mata mong mahabagin sa aking mga kasawian at kahinaan. Makikita ng puso mong mapagmahal ang dahilan ng iyong pagkakaloob ng aking mga idinadalangin. O banal na puso ni Jesus, anuman ang ipasya mo sa aking mga isinasamo, hindi ako maglulubay sa pagsamba sa iyo, sa pagmamahal, pagpupuri at paglilingkod. Aking Jesus, malugod mo sanang tanggapin ang aking ganap na pagtalima sa anumang iniaatas ng iyong banal na puso, na ang nais ko'y matupad kong lahat at ng lahat ng iyong mga nilalang magpakailanman. Kamahal-mahal ang puso ni Jesus, batid kong isang bagay lamang ang hindi mo gagawin, ang hindi maawa sa isang naghihirap at nagdurusa. Lumuluhog ako sa iyo, mahal kong Jesus. Masdan mo sana akong abang lingkod mo at ipagkaloob ang biyayang ipinakikiusap ko sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ng iyong nagdurusang ina. Inihabilin mo ko sa kanya na maging ampong anak niya, at ang kanyang panalangin sa iyo ay lupang malakas at makapangyarihan siya nawa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay nanihid na dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Magalap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayag sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo na ang aming mga kaluluwa na iyong mahal na grasya. At ayayaman na kailan sa pamamahitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesus Kristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmili sa kalawakan sa langit. Sa pamamagitan ng Jesus Kristo yung Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparaanong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Biyernes sa huling linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno sa banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang gabi po. Magandang gabi po naman. Kumusta po kayo? Mabuti po. Talaga?
Kung tinatanong tayong ganyan, ano, talaga parang gusto bang sabihin ayaw mo na maging mabuti kami? Tayo ngayon ay nagdidispedida na tayo sa color green, ano? Dahil bukas po, anong kulay na tayo? Sa umaga, green pa rin sana. O puti, dahil mahal natin ang malabirin, no? Pero sa gabi, anticipated mas na kasi tayo bukas ng gabi, kaya parang first Sunday of Advent na po tayo bukas. Kaya today is my last day of using color green dahil bukas violet na po tayo, no? So sa paghanda natin sa pagbabago na yan, tingnan naman din po natin ang dapat baguhin sa ating buhay, sa ating puso. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, suriin natin ang ating sarili, suriin natin ang ating mga pagkakamali at tumingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito, umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May ilang tinig na nag-utos, sige, magpakasawa ka sa karni. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito ay may apat na pakpak sa likod, apat ang ulo, at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan nakita ko ang ikaapat na hayop. Nakakatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin ito, at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa tatlong nauna pagkat ito'y may sampung sungay. Pinagbasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa at tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito.
Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga sa trono. Ang naglilingkod sa kanya, 1,000,000 bukod pa sa 1,000,000,000 na kaantabay. Humanda na siya sa paggawat ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng mga sungay. Naakit akong manood hanggang sa mapatay ang 4 na hayop at inihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inilisan ng kapangyarihan, ngunit pinananatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakikita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila't papurihan ang puon magpakailanman. Dakila't papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at ang mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga may ilap na hayop. Awitan siya at papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Magsitayo ang lahat. Malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang isang talinghaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. Pai, meu Pai do céu. Intindihan niyo yan? Alam niyo kung anong kanta yon? Simple lang po, no? Ang kanta na yon ay actually Our Father, no? So, Ama namin. Okay? So, hindi ko na kailangan i-translate. So, Painoso, ibig sabihin, Ama namin. No? So, Painoso que estáis no céu. Bakit ko po kinanta yung kanta na yan, Our Father? Dahil pupuntuhan po natin dito ngayon itong salita ni Jesus na sinabi niyang, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. So ibig sabihin, malapit na maghari ang Diyos, ang kanyang kaharian ay darating na. Yun ba? Malapit na. It is near. No? Malapit na malapit na. Gaano kalapit ito? Gaano kalapit ito? At kinanta ko yan, kanta na yan, Our Father, just to remind us and to remind myself also, no? Kung paano tayo magdasal ng Ama namin. Dahil lagi po tayo nagdadasal ng Ama namin, di po ba? Kayo talaga, expert kayo dyan, no? Lalo na pag nagdadasal ng rosaryo, di ba? No? Ilang rosaryo ba natatapos nyo sa isang araw? Isa lang talaga? Nung buhay pa yung lola ko, inuubos talaga niya nung isang araw, no? Glorious mysteries, wala pang ano nun, wala pang luminous, no? So, glorious mysteries, joyful mysteries, sorrowful mysteries, no? Yung tatlo niya talaga inuubos niya yan. Kasi buong araw talaga siya. Kung minsan nga eh, tapos niya yung ano na yan, ano na naman siya, dasal na naman siya ulit. Kasi sabi niya, ang sarap daw pag nagdadasal, no? Masarap daw pag nagdadasal. Kaya dapat masarap din sa feeling natin na nagdadasal, di po ba? De pag nagdadasal tayo, we are talking to God. No? We are talking to God. Nakikipag-usap tayo sa Kanya. At itong panalangin ng Our Father, dahil masyado na siyang lagi nating dinadasal, kuminta yung pagdadasal natin parang ano na lang, mechanical, no? Yun bang hindi na natin naisip yung mga salitang sinasabi natin? Parang ano din, yung pag kumakanta tayo, di po ba? Minsan kumakanta tayo, hindi natin kalain na ang pangit pala ng meaning ng music, no? Pero kumakanta pa rin tayo, di po ba? Mayroong mga taong kumakanta ng napakasad, napakalungkot na kanta, pero parang gustong sumayaw, no? Ngumingiti habang kumakanta dahil hindi na-feel yung kanta dahil hindi talaga inaano yung lyrics ng music. No? So ganyan din tayo kadalasan pag nagdadasal tayo, di po ba?
yung talaga mga salita ng, na dinadasal natin, kung minsan hindi natin talagang isinasadibdib, no? Hindi talaga natin tinitingnan kung ano talaga ang meaning ng mga words ito sa atin. Kaya itong Our Father, pag nagdadasal tayo ng Our Father, yung part na yan, no? Ano ba yung part na yan? Yung sinasabi natin na sumaaminawa, no? Ang iyong kaharian, di po ba ganun yun? Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Lagi nating naalala yan. Mapa sa amin ang kaharian mo. Pero kadalasan nakakalimutan natin yung kasunod. Anong kasunod? Sundin ang loob mo. No? Gusto natin, Lord, gawin mo to. Mapa sa amin ang kaharian mo. Darating sa amin ang iyong kaharian. Pero nakakalimutan natin lagi na isipin, sundin ang kalooban mo. Oh, yan ang responsibility natin. Sundin ang kalooban mo. Kung titingnan natin mga kapatid ko kay Kristo, ang Our Father ay the richest actually of all the prayers. No? Para sa akin yan ang pinakamayaman sa lahat ng panalangin. No? Dahil dyan, itinuro sa atin yan ng ating Panginoon, kumpletong-kumpleto na talaga ang prayer na yan. There was a time na medyo nalungkot ako ng kunti dahil sa radio station doon sa Brazil, ay isa pa ako sa mga nagbibigay no, ng talk sa radio. Yun kasi yung apostolate namin doon sa aming diocese o sa aming parish. Tapos, eh, yung pinalitan ko talaga, magaling siya magsalita. Siyang pare din, magaling talaga magsalita. Eh, pag ako na yung sumunod, eh, siyempre, nangangapa pa ako sa aking Portuguese at that time. Pero sige lang, naintindihan naman daw ng mga tao, okay lang. Pero there was a time na talagang hindi ko na kaya yung schedule. No? Kasi may 6 o'clock in the morning, tapos may 12 o'clock, tapos may 6 o'clock in the afternoon. So kuminsan po yung tatlong oras na yan, ako lang ang kumukuha. So yung 12 o'clock, sabi ko medyo ano na sa schedule ko, hindi ko na kaya. No? So kailangan maghanap ng iba. Yung owner ng radio station, ang sabi pa naman sa akin, Father, tulungan mo akong maghanap. No, kung sino ang papalit sa iyo. Dahil ayoko talaga, ayoko Father na ang papalit sa iyo yung magdadasal lang ng Our Father. Sabi ng ganun, napaano ako sa mata ko, napalaki yung mata ko sa tingin sa kanya. Sabi ko, bakit? Ano bang masama, anong problema sa panalangin ng Our Father? No? Kasi gusto niya, like the charismatic group, no? Na magdaming mga sinasabi, daming impromptu na mga sinasabi, ganyan. Tulad mo, Father, no? Pag nag-prayer ka, hindi ka na naghahanap ng kopya or what, talagang impromptu yung mga panalangin mo, ganito, ganyan. No? Talaga bang kita natin yung you are filled with the Holy Spirit, ganon. Pero sabi ko, okay lang naman yun, no? Pero wag mong maliitin ang panalangin Our Father. Huwag mong sabihin, Our Father lang naman yung idadasal nila. Huwag mong minamaliit yan. Dahil yan ay napaka-powerful makapangyarihan na panalangin niyang Our Father. At hindi yan imbento ng simbahan. Ang ating Panginoong Jesucristo talaga ang nagturo sa atin ng panalangin na yan. No? So, yung panalangin na itong pupuntahan natin ngayon, yung part na iyan, sinabi ng ating Panginoon, no? Mapasa amin ang kaharian mo, ngunit sundin ang kalooban mo. Kung masasabi natin, malapit na ang kaharian ng Diyos, no? Malalaman natin sa dalawang pamamaraan. Paano po? Ang unang pamamaraan po, malapit na. The kingdom of God is near. Why? Because Jesus said it, no? Na sinabi ng ating Panginoon na siya ay babalik. Babalik siya tulad ng celebration natin last Sunday bilang isang hari ng universo. The King of Kings. Hindi lang po hari ng mga Hudyo, no? Ano nga nakasulat dyan? Inri.
No, last Sunday, di ba nasabi ko yan? Ano ibig sabihin ng inri? E no, nakasulat dyan sa taas ng krus? Jesus of Nazareth, King of the Jews. Natanong ko last Sunday, tama ba yan? Yan ang pinasulat ni Pilato, di ba? Tama ba yan? Tama nga, pero kulang. Dahil si Jesus ay hindi lang po hari ng mga Hudyo. Hari siya nating lahat, no? He is the King of the Universe. He is the King of Kings. Yeah? So, Isu Nazarenus Rex Iudarium. No? So, Jesus of the Nazareth, King of the Jews. Yan. So, si Jesus ay isang hari tunay. No? Haring tunay. He is, the kingdom of God is near. Dahil sabi ni Kristo, babalik siya. No, sa pagbabalik niya, yan ang maghahari sa atin. Siya na talaga ang hari natin at dapat natin siyang kilalanin. Wala na tayong choice. At sa pagbabalik niya, mayroon pong sinasabi tayong judgment. It's a judgment day. So, i-judge po tayo according to what we have done. So, hindi po natin masasabi sa kanya, kasalanan mo, ayun mo ako tatanggapin, sabi mo, lahat ay masisave, no? Sinabi niya yun, pero kailangan niya ng ating participation, kailangan niya ng ating collaboration, no? So, kung hindi tayo magpa-participate, wala tayo, no? So, sabi niya sa atin, ililigtas niya tayo, siya magiging hari natin. Pero kadalasan po, hindi natin siya tinatanggap. Kaya nga, yun sa pangalawang pamamaraan, na malapit na ang kaharian ng Diyos, ay paano? In that, it is prayer away. Prayer away meaning to say, panalangin lang po. Malapit na, yes, malapit na malapit ang kaharian ng Diyos dahil sa panalangin natin. Paano tayo magmanalangin? Ito nga ang Our Father, sinasabi niya, mapasa amin ang kaharian mo, pero sundin natin ang kalooban niya. Kaya nga ang sabi, makibahagi tayo, yes, makibahagi tayo sa kaharian ng Diyos, makibahagi sa kaginawaan ng kaharian ng Diyos, makibahagi din sa kadakilaan ng kaharian ng Diyos, pero dapat makibahagi muna tayo sa krus ni Jesus Christ. Pag sinabi natin makibahagi tayo sa krus ni Jesus Christ, ano kaagad ang sa isip natin? Ano kaagad sa isip natin? Pagdurusa kaagad, no? Kaya hindi siya attractive, no? Kaya pag sinabing krus, parang ano na, ano kaagad tayo eh. Ah, diyan lang muna yan, no? Mamaya na yan. No, hindi siya attractive eh, pag sinabi natin krus. Pero ang krus na yan ay simbolo ng ating kaligtasan. At sa krus na yan, makikita natin yung pagiging masunurin ni Kristo. Naging masunurin siya hanggang sa krus. At sa krus na yan, nababatay din po ang pagmamahal niya sa atin. No, so pagiging masunurin niya ang pagiging talagang tunay na pagmamahal niya sa atin ay nakikita natin sa krus na yan. So makibahagi muna tayo sa krus bago naman tayo makibahagi sa kaharian ng Diyos. Kasi mga kapatid ko kay Kristo, it's high time for us na pag nagdadasal tayo ng Our Father, isa puso naman natin. No? Isa puso naman natin. Na gusto natin mapasa atin ang kaharian ng Diyos, pero hindi naman natin sinusunod ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kalooban. Saan ang mangyayari? No? Kaya nga, there was a time sinabi ko dito, di ba, na pag namatay yung isang tao, kagad-agad sinasabi natin na nasa langit na siya, no? Kahit gaano pa siguro kasama yung isang tao, sinasabi natin talaga na nasa langit na siya. Oo. Ang ganda naman nun. Ang ganda naman na yung iniisip natin. Pero in reality, ano ba talagang nangyayari? Marami sa atin ang umaayaw sa kagustuhan ng Diyos. Marami sa atin umaayaw, no? Ang umaayaw sa kalangitan. Marami sa atin, no? Na
na hindi natin kinikilala sa Jesus na ating hari. Bakit patuloy pa rin natin sa pinapako sa krus? Dahil sa ating mga kasalanan. Hindi pa rin natin siya pinipili. Pinipili pa rin natin ang ating mga kasalanan. Pinipili pa rin natin ang ating kayabangan. Pinipili pa rin natin ang ating pagkamaingitin. Pinipili pa rin natin ang ating pagiging masama. Pinipili pa rin natin ang demonyo o si Satanas kaysa kay Kristo. Kaya paano siya magiging hari natin? No? So, mapasa atin ang kaharian ng Diyos kung susundin naman natin ang kagustuhan niya. Yes, the Lord loves us, mahal tayo ng Diyos. Yes, nililigtas tayo ng Diyos. Pero, dapat sundin din po natin ang kagustuhan niya. At ano yung kagustuhan niya? Alam natin yun, di po ba? Mahalin natin ang Diyos. Yan ang first commandment, no? At ang sunod na commandment, no? Mahalin natin ang ating kapwa. At hindi lang sabihin natin pagmamahal na simple. Yung pagmamahal na tulad ng pagmamahal natin sa sarili natin, mayroon akong third dyan eh. Gusto niya sabi ko yun sa pag nagkakasal ako yun. First, commandment of love is to love God above all things. Second is to love our neighbors as we love ourselves. Pero dapat i-remind tayo, no, na paano tayo magmahal ng ating sarili tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. No? So, the commandment of love. Yan ang kagustuhan ng Diyos sa atin. So, magmahal tayo ng tunay sa ating Panginoon. Siya ang ating Diyos. Huwag tayong magmahal ng Diyos, Diyos sa natin. Magmahal tayo ng ating kapwa na sabi natin, kaya nating ibigay ang buhay natin para sa ating mga minamahal. At mahalin natin sila tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Makibahagi tayo, yes, sa kaharian ng Diyos. Ngunit makibahagi muna tayo sa krus ni Kristo. Amen? Magsitayo ang lahat. Tinatawag tayo ng Panginoon na magbantay sa kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama sa panalangin habang naghihintay sa kanyang pagdating. Sa bawat panalangin po ating itutugon, tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang simbahan naway makatugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang kumilos para wakasan ang pag-aaway at digmaan, pang-aapi at walang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, naway higit pa nating palawigin sa ating mga tukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Makapangyarihan Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
si tayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan na iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hiniran, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagtiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya pong ating Panginoong Jesucristo ang laging kumakatok sa pinto ng ating puso na papasukin siya. Siya pong ating hari. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggagalingan nitong banal na pakikinabang, upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin at pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa puso ng Diyos may itatayo.